Nice day ngayong araw. At tuwa na naman. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpa-tattoo. Ang client pala natin ngayon ay magpapa-cover up ng tattoo niya. Mapapansin nyo yung shirt niya. Alam nyo na siguro kung anong trabaho niya. Kaya agad-agad na natin ready yung mga kailangan natin gamitin. Ang kulay din pala ng shirt ni Sir yung gamit nating armas. Ayun pala yung old tattoo ni Sir na i-cover up na namin. Dahil nakaready na si Sir, nakaready na rin tayo para saktan siya. Hindi pala para i-cover up yung tattoo niya. Kasi hindi naman talaga masakit magpa-tattoo. Sabi ng iba, pagtapos na sila magpa-tattoo, hindi naman na daw masakit kasi nga magaling na nga. Si Sir pala ay galing pa ng Bulacan. Ang layo pa ng pinanggalingan ni Sir para lang mabura namin tong old tattoo niya. Hindi pala niya papabura, ipapa-cover up pala. Nabanggit nga rin sa atin ni Sir, bawal daw sa trabaho niya yung malaking tattoo. Kailangan nga lang daw ay maging visible lang yung tattoo niya, hindi daw lumagpas sa damit. Napag-usapan nga namin, hanggang dun lang sa tattoo niya yung tatakpan namin. Hindi na namin ipapalag pass. Yun yung pag-uusap namin sa chat. Pero yung pagdating niya dito, okay lang naman daw na lumagpas. Pero nung una, bawal daw lumagpas yung mismong tattoo niya. Kaya nilabas na natin yung maiwagang print o yung design na gusto niyang ipatattoo. Yung nakita na niya yung design na gusto niyang ipatattoo, biglang nagbago ang kanyang isip. Biglang sinabi ang mga katagang, large ang aking mga damit at mahaba naman. Siguro na kahit medyo malaki yung design na ating gawin, okay lang kasi yung damit ko naman ay mahaba. Kaya medyo malaki na lang din yung design na naisipan ni Sir na ipalagay. Pero nagsuggest din talaga tayo kay Sir na medyo laki na lang namin yung design kung gusto naman niya. Para hindi rin bitintignan sa braso niya yung design na gagawin namin. Kung mapapansin nyo, yung damit na pang ibaba ni Sir ay camouflage. Siguro siya ay isang army na pinadala dito sa studio natin para maimbestigahan kung ano ba ang nangyari sa kanyang dating tattoo. At biglang napag-usapan nga namin, ayaw na daw niya yung dating design ng kanyang tattoo. Gusto na daw talaga niyang matak at yung may napili na nga siyang design, agad-agad naman niya ang pinasa sa atin. Niya sa ating page, doon sa messenger. At pagkausap naman namin, agad-agad akong nag-reply. Dapat nga, nung nakarang linggo pa namin dapat gagawin to. Kaso nga lang, hindi namin nagawa. Dahil sa kadahilan ng may lakad daw siya, kaya nireschedule na lang namin ang kanyang schedule. Kaya ngayong araw ay ginawa na rin namin dahil free daw yung oras niya ngayong araw. Gumamit pala tayo dito ng needle na 5RS, 9RS, saka 23 Magnum. Mapapansin nyo, dark pa yung gawa natin dyan. Kasi gumamit lang tayo ng wash. Black and wash yung ginawa nating tema dito. Saka palalabas yung pinaka-itsura ng mismong design pag nag-heal na. Kasi may mga parteng lalabo sa design na yan. Ayan pala yung dating design na tattoo ni Sir. Medyo maliit lang at lumabo na rin. Tapos ito na yung ginawa nating cover up sa kanyang tattoo. Maglalight pa yan pag gumaling na. Kaya para sa tattoo mo, Sir. Nice. Ayun ay may narsulba na naman tayong kaso. Tagal na ang bit-bit ni Sir. Ngayong narsulbahan na natin. Nice.